Hello everyone, so today I'm going to discuss how to create an automated monitoring attendance or stand or what we call the attendance monitoring. Okay, so first, type in sa Google yung Google form. Then, select Google form sign in. Itong may nakalagay na docs.google.com. Okay, then let's proceed. Click here yung blank, yung may plus sign. And then type in our title. Okay, for example, we have the student attendance monitoring. And then type in your form description. You can write the instruction if you want. Okay, please accomplish this form. Oops. Accomplish this form to confirm your attendance. Okay? And then now proceed here. Okay? So, the first thing na gagawin natin is to ask what is the surname of the student. So, pipili tayo dito ng question natin, multiple choice ba yan, checkbox, drop down. So, that is short answer only. Click natin short answer. So, lagay natin surname. Okay? And then, huwag kakalimutan na gawin siyang required. So, required natin siya. Hindi niya pwedeng hindi fill upan yan. Okay? Next is another question. So, since parehas lang naman, we can click this to duplicate yung ating question. Okay? Click. Okay? So, this time, hindi surname yung tatanong natin. Tatanong natin yung kanyang first name. Yan. So, short answer pa rin. Kasi sinuplicate natin. And at the same time, required. Okay? So, mapapasin nyo sa required, nagkakaroon siya ng asterisk. Kasi required yan. Hindi nila pwedeng lalaktawan o i-skip. Okay? Next is, so after niyang mag-fill up ng surname tsaka first name, so this time, magse-select siya ng kanyang subject. Or kung isa lang yung subject nyo, pipili na lang siya ng section. Okay? So, plus sign kung tayo ay mag-a-add ng another question. Again, plus sign, ha? Okay? So, this time, sabihin natin section. So, assuming na isa lang yung subject nyo. So, kung dalawa yung subject nyo, pwedeng ganyan din, tapos lalagay nyo dito yung subject. Ano yung mga subject nyo? Okay? So, section. And then, ano na yung mga section nila? For example, ang section nila ay BSIS 1. And here, BSIS 2. Another, BSIS 3. Yan, kumari. Yan yung mga kanyang pagpipilian. Okay? Then, of course, kailangan din natin siyang i-required. Yan. Kailangan din natin siyang i-required. So, tinan natin siya ng pangalan. Tapos, ano yung kanyang section. And make it a point na hindi niya malalaktawan yan, required. Okay? So, next is, okay? Next is, sige, lagyan na natin siya ng subject. Okay? For example, pipili siya ng subject. Kung wala, dalawa yung subject niya. Okay, subject. For example, meron siyang ang subject niya ay English. Tapos, yung isang subject niya ay math. Yan. So, lagyan natin dito, math. Yan. Okay? So, meron tayong first name section. Yan, sa meron tayong section, tsaka kanyang subject. Okay?
Pwede din itong drop down. Kung gusto niyong gawin drop down, pwede natin palitan yan. Gawin natin drop down kung gusto niyo. Yan, drop down na siya. So, drop down yung section para iba-iba. Tapos, yung subject natin ay naka English or math. So, syempre, dapat ito ay naka-required din. Okay? So, for example, yan lang kasi attendance lang naman, no? So, susunod natin gagawin is pupunta tayo dito sa settings. So, click natin yung settings. Pag-click natin ang settings, gusto natin mag-fill up siya ng email address niya. Kukulek natin lahat ng email address nila. So, i-click lang natin yan. Tapos, kung gusto natin bigyan sila ng copy, i-check din natin to para meron naman silang katibayan na sila ay nag-time in or nag-attendance. So, ito, kung nag-request lang, ito always. So, ako, ginagawa ko always. Para yung bata, meron siyang katibayan na nakapag-attendance siya kung magkaroon ng problem. Ito, pwede natin i-require sila na sign in, limit lang to one response. Or another naman is respondents can, pwede niyang edit yung after submission or sa pag nagkamali siya, pwede niyang edit, so lagyan natin. Okay? I-limit lang natin siya ng isang response, pwede din. Sige, lagyan natin. Okay? Pero kung mag-attendance ulit siya, pwede namang hindi natin i-limit. So, nasa sa inyo yan, kung gusto niyong i-limit o hindi. Okay? Save natin. Ayan, sa mapapansin nyo, nagkaroon siya dito ng email address. Okay, pasin nyo, nagkaroon siya ng email address dyan. So now, kung gusto nating makita, let's view, no? I-view natin kung anong itsura niya pag binigay natin sa student. Ayan. Okay, so nakalagay yan. Please confirm your attendance. Okay, so kunwari mag-ano ako, mag-type ako, kunwari... ako si mare ako yan, tapos ako ay isang section yan, pipila ako ng section, ako ay BSIS 1, subject ay English yan. Then susunod, i-click ko yung submit. So, ito yung makikita ng student nyo pag binigay nyo yung link. Ayan, so mapapansin, ito yung may edit your response o pwede siya mag-submit ng another response. Okay, so kasi nilagay natin doon, hindi natin siya nilimit sa isang ano lang. Okay, so now, let's go back. So, nakapag-submit ako, mapapansin nyo dito sa ginawa nyo, ayun, may response ng isa. So, pag-chinek nyo yan, ayun, sino yung nag-respond, makikita nyo na. Yan. Okay, so ayan yung mga response. So, since isa lang yung nag-response, yan yung makikita nyo. Okay. So, ngayon, kung gusto nyong kunin yung attendance nyan, no, i-click nyo lang to. Automatic, makakakuha kayo ng spreadsheet. O yung lahat ng nag-response, makikita nyo rito. So, pag-click nyo yan, okay, create a new spreadsheet. Then, pwede nyo palitan yung title nyan. Okay, then click create. Yeah, so ito yung nag-response. So makikita nyo, mayroong oras kung anong oras siya nag-time in. So 10/6/2020, 9:37:56. Okay? Diyan siya nag-attendance, ito yung email address, ito yung surname niya, yung section, yung subject niya. Okay? Now, pag gusto niyo i-download 'yan, pag gusto niyo i-download, so click niyo yung file. Ay pwede mag-make a copy kayo, pwede niyo i-download tapos Microsoft Excel. Okay? So click niyo lang 'yan, Microsoft Excel. Wait lang natin. Ayan. So, meron ka lang ano. No? So, pwede palitan yung title niyan. Kunwari, attendance mo yan for October 6. So, lagay mo October 6. Yan. And then, save mo nyo lang. Yan. So, may copy ka na. Okay. So, ito yung copy mo. So, meron ka lang report kung sino yung mga nag-attendance October 6. So, pagbubuksan natin, kasi na-download ko na. Ayan. Hintay lang natin. So, dinownload ko na. Nagkaroon ako ng copy sa desktop ko o sa computer ko.
ng attendance galing sa Google Form. Okay, wait lang natin. Yan, so may attendance na kayo. Okay, meron kayong copy sa computer niya. Okay, now, paano mo bibigay sa estudyante niyo yan? So, first thing, para mabigay niyo sa student yan, ganito lang gagawin natin. Okay, so gagawin natin, balik tayo sa form. Okay, hindi ito. Dito dun sa ating ginagawa. Yan. Paano niyo ibibigay? Nakikita niyo itong settings. I-click nyo lang yan. Okay. And then, sa presentation, Sorry, hindi dito. Okay. Nakita nyo itong send button? Okay. Sa presentation kasi, pag gagawa tayo ng quiz. So, since ang dinidiscuss ko pala is about attendance monitoring, so hindi tayo pupunta sa presentation. So, dito tayo sa link agad. Okay, so please, punta tayo sa link, sa send. Okay, nakita nyo po ba itong chain na to? I-click nyo yan. Yan. Ito yung bibigay natin sa student natin sa kanila. Tapos, ibigay natin sa kanila mga GC na dun sila mag attendance. Okay, so pwede yung i-shorten para maikli lang. And then, copy. Okay, tapos, pag kinopy nyo yan, ipipaste nyo na dun sa group. Kung meron kayong mga GC ng mga student nyo, dun nyo isesend sa group ng inyong mga estudyante na dun sila mag-attendance. Okay? So, ganun lang po kadali ah. Okay, again, punta sa send. Okay, then ito po. Yan. I-click nyo yan. And then, kung ayaw nyo ng mahaba, pwede nyo i-shorten. And then, copy and give, paste it to your GC, sa GC ng mga student nyo. Okay po. Next is, kasi mapapansin nyo rito, ang pangit tingnan. No, naka-untitled ano kayo. Balik tayo sa question kasi nasa response tayo eh. Okay? Naka-untitled form pa siya. All you have to do is to click this. Yan. Tapos click nyo to. Automatic, yun na yung kanyang title. Okay? So, hindi na, pag nag-create ako ng response, hindi na untitled nakalagay. Okay? Now, magawa tayo ng isa pang response. Kasi mag-filter tayo. Tuturuan ko yung mag-filter. Okay, gawa tayo ng another response ulit. Para medyo dalawa naman. Dalawa, tatlo. Ganyan. Example. Section 2 siya. Tapos subject niya ay kunwari English ulit. Then submit. Yan. Okay. So mapapansin niyo dito dalawang response. Dagdag ulit tayo. Para medyo marami yung ating ilalagay. Mga tatlo lang. Okay, this time, kunwari, isa siyang section 2. And then, sabihin natin siya ay math. Yan. Submit. Yan. So, ilan na yung response natin? Meron na tayong tatlong response. Isa pa, dagdag ulit tayo para medyo okay yung filtering natin. Okay.
Okay, gawin naman natin siyang section 2 rin. Okay, subject niya ay English naman. Submit. Yan. So, meron na tayong how many response? Meron na tayong 4 na response. Okay, puntahan natin. Okay, then download uli natin yung ating responses. Yan. So, nadagdagan na yung ating mga nag-response. Tapos, download ulit. Kunwari, meron akong ano. So, download uli natin. Punta tayo sa Microsoft Excel. Pwedeng PDF, pwedeng Excel. So, marami kayong pwedeng gawin dyan. Okay. So, pwedeng lagay nyo October 6 updated. Yan. So, save. Yeah, so, pag meron na kayo sa computer, pwede na nating open. So, tuturuan ko kayo mag-filter gamit ang Excel para sa mga hindi marunong mag-filter. So, wait lang natin. Yan. Okay, so turuan ko kayo mag-filter. Wait lang. Yan. So, paano tayo mag-filter? For example, ang gusto ko lang kuning attendance, ang gusto ko lang kuning attendance ay attendance ng section 2 pero English. Gana. Ang gusto ko makuhang attendance ay section 2 pero English ang subject. So, paano gagawin ko? Okay, punta kayo sa unahan. Punta kayo dyan sa una. Okay, kahit saan dyan. Basta sa unahan. And then, click nyo to. Nakita nyo po to. Yan, just click it. And then, click yung filter. Yan. Pag-click nyo ng filter, so makikita nyo meron na kayong drop-down. So, pwede na kayo mag-filter. For example, sabi ko nga, ang gusto kong i-filter ay section 2. Okay, click nyo lang to. Uncheck niyo yung BSIS 1 kasi nga gusto niyo section 2 lang. Ngayon, kung maraming kunwari nakaganyan yan, tapos marami kayong section, select all niyo, tapos saka kayo magpili ng section 2 pag marami. Pero ganitong kaunti lang, uncheck niyo na lang yung section 1. And then, okay. Yan. Kaya lang, mapapansin niyo, may kasamang math. Ang gusto ko lang makuha ay yung English lang. So, punta uli kayo rito. And then, so, uncheck niyo yung math. And then, okay. Yan. So, meron ako attendance. Makikita ko na agad. Sino yung nag-attendance ng section 2 sa aking English subject? Okay? So, ganyan lang po kadaling mag-filter. Na kung ayaw nyo nang i-filter, i-click nyo lang to kasi syempre, gusto nyo mag-filter ulit. No? Gagawin nyo lang, i-clear nyo lang. Clear. Yan. Balik na siya sa dati. Okay? So, gusto mong i-filter, section 1 lang. Okay? I-click nyo lang to, uncheck nyo yung BSIS 2. Then, okay. So, lalabas, section 1. Yan lang yung attendance section 1. So, ganun lang kadaling mag-filter. Okay po? So much for that. Okay? So, pwede nyo lang i-copy. For example, okay, cancel natin ha. Kunwari, ganito. Kunwari, section 2. Section 2. Tapos, mat ulit. Kunwari. Tapos, gusto nyo gumawa ng another copy ng file nyo, yung filter nyo. Pwedeng ganyan. English na lang, para madami-dami. Yan, English. Yan. So, all you have to do, i-copy nyo yan. Kung gusto nyo ilagay sa isa pang ano, Control C. Okay? I-copy. Pwede kayo mag-Control N, magbagong po. Magbago, o kaya dito, mag-plus kayo kung gusto ilagay sa bagong sheet. Pwede dyan. Kaya pwede mag-Control N kayo para another file. Okay? And then, paste. Yan. So, may copy na kayo. Yan. May copy na kayo niyan. Tapos, edit-edit nyo na lang. Lagyan nyo dito ng, yan. Pwede na kayo mag-edit-edit dyan. Tapos, save nyo na kung anong gusto nyo pangalan niyan. So, pwede nyo lagay dyan. That is your attendance for the browse.
Pwede na kayo mag-attendance. Example, that is your attendance for BSIS to MAT. Tapos yung ganyan. Tapos save. Yan. Okay, so ganun lang po. So much for that. Okay, so our part 2 tutorial is all about creating student monitoring using two forms. So, mangyayari doon, pipili na lang yung pangalan yung student. Okay po? And then, our third part is creating quiz using Google Form. Okay, thank you and goodbye.